pa rin sa iyong maagang pagdating. Pagkat ako'y napapalisa, pag di ka kapiling, bawat sandali mahalaga sa atin. Itatawid kita sa lugar na kailangan mong punta. Nawawala sa sinukuan mo, baka nakataka siya! Itiwan niya siya! Nakita ko siya sa anyo ng isang ibo. Sigurado ako nag-iiba siya ng anyo at ang buong kamot. Kailangan ko ng trabaho. Pati ang mga kapatid ko. Kitang-kita na natin ang mga signos. Mangyayari ang mangyayari. Binigay ko palang comics sa inyo. Binenta ko eh. Paano pag nasisante ako sa trabaho niyan? Para comics lang. May problema ka ba? Ako nga pala si Connie. Nagtatrabaho din ako dito bilang tagasalansa ng mga comics na galing imprentahan. Ako naman si Josephine. Katulong ho ni Ma'am Calliope. Yan, ganda mong yan. Pumasok ang katulong. Bakit? Tiyo naman ho ah. Ganda-ganda niya nga eh. Pwede nga ho nga tayo magkama lang mag-inig. May problema ka ba? Meron lang ho kaming hindi pagkaintindihan ng nanay ko. Akasensitive kasi niya eh. Josephine, ganun talaga ang mga nanay. Ang lagi namin gusto, yung kabutihan ng aming anak. Corny mang sabihin, pero alam mo ba, kahit buhay namin, kaya namin ibigay alang-alang sa aming mga anak. May anak na rin mo ba kayo? Siguro kung kasama ko lang siya. Mga kasing edad mo na siya ngayon. Nasaan mo ba siya? Sana alam ko ang sagot. Malay niyo, baka nasa tabi-tabi lang yun. Kaminga! Kala nyo, hindi ko kayo papasukan, ha? Hey! Ano ba? Buksan nyo to! Bababa kayo, hindi! Alam kong may tao! Alin! Kayo! Ay, sandali! Sandali lang po! Alin! Ano ba? Buksan nyo to! Kanina pa ako nandito, ha? Ay, sandali! Alin! Sandali! Naku, sandali lang po! Sarap-sarap pa kayo! Bukod ba sa pagiging unano, bingi ka na rin ba, Myong? Kanina pa ako nasa labas. Eh, pasensya na po, Aling Anet. Kasi mag-isa lang ako dito. Wala akong makatulong, kaya hindi ko kayo mapagbuksan. Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Anong amoy yan? Sandali. Aling Anet, sandali ah. Teka. Aling Anet, sandali. Aling Anet, sandali. Akala ko ba mag-isa ka? Oo nga.
mag-isa lang ako. Sandali, aling Anet. Bahay ko to, may karapatan ako. Sige, kung gusto niyo mahawa ng ketong, hawakan niyo, sige. Nagpatira ka ng ketong hindi to? Wala akong magagawa, aling Anet. Ikaw mag-anak kasi ni Huling, wala na kasing mapupuntahan. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi pa namin sigurado nga kung ketong. Hindi kong alam ito na ketong, aling Anet. Sige nga, hawakan ninyo at nang malaman kung ketong nga. Dali. Diba? Gusto niyo mag-participate? Sige, hawakan ninyo para malaman. Ay, nako! Nako, mahimo ko na nga kayo. Sige nga, kung ketong. Tignan mo to. Oy, bakos. Yo. Alam ko na ako hanggang kailan lang kayang protektahan ng mga kristal. Ang takta. Kakaunti na lang ang panahon natin. Usay ng anak ko, ha? Ohoy! Tay! Oh. Laro muna tayo. Sige, ano bang gusto mong laro? Habulan! Sisipain kita! Ikaw nakakasakit ka ng anak mo? Paaway kayong dalawa! Ang anak mo, wala mo lang ka respeto sa tatay niya! Parang ikaw huli, naku, kayong mag-ina. Tama na yan! Tama na! Ay, naku naman, sus Mariusen! Sandali! Sino gusto na pasalubong? Ako! Naku, anak! Alam ko na yun eh, yung napanood ko sa mga lumang pelikula, di ba? Yan yung naghihirap yung pamilya, may sakit yung tatay, tapos may pasalubong pansit, putiko. Hindi pansit ito! Diba? Hindi pansit? Jaran! May bambayan na tayo sa upa! Nag-macho dancer ka? Uy, bata, macho dancer, babae ko. Totoo nga, no? Galing ka sa tayawan, ano? Ano yung masama kung nagsayaw ako? Talaga naman magaling ako magsayaw. Nung araw pa, alam mo yan. Iba yung mga the moves ko. Ganyan. Tingnan mo. Yes. Woo! So, tama na. Ako, nasusuka ako. Tama na. Hindi nga, huling seryoso nga. Saan nga galing yan? Hindi na importante yun. Basta ang mahalaga, may pambayan na tayo kay Aling Anet. Para wala na siyang masabi sa atin. Hindi mo masaya yun. Ano ba, darling? Josephine? Late ka na naman. Hindi. Gusto ko na mag-sorry kasi lagi ka na napagbubuntungan ng init ng ulo ko eh. Kung sa tingin mo, masungit pa rin ako sa'yo, masama pa rin ako, sorry ulit. Ito na yung bulaklak ko. Salamat. Sige, balik na ako sa trabaho. Josephine. Para saan yan? Bigay lang ng kliyente ito kasi meron lang siyang pinagawa sa akin bilang thank you lang. Tana na. Let's go. Ito ba ang lugar na napili niyo? Tamang-tama po ito para sa promotional event na pinaplano natin. Mortal na mabibihag natin dito.
Okay ka na? Uh-huh. Yun bang client mo eh, bata, matanda, ano pangalan niya? Sige na nga. Hindi naman kasi kliyente ang nagbigay sa akin ito. Office mate ko. Alam mo kasi yung office mate ko niyan, talagang marami na siyang atraso sa akin eh. Kaya bilang sorry, eh binigyan niya akong bulaklak. The end. Tingin mo yun lang. Wala siyang gusto sa'yo. Hoy, happy last. Alam mo, hindi ko alam kung bakit simpleng bagay lang eh ginagawa mong issue. Labas na siguro doon si Mars, no? Ah, may pangalan pa yung loko. Mars pa yung pangalan niya, ha? Wala ka nga dyan kung gusto mong isipin. ang galing naman ng mga detalye ng drawing mo yan. Konti na lang, iisipin ko, nakakita ka ng ganyang halimaw, eh. Sa mga bangungod, doon ko po sila nakikita. Alam mo, kuhang-kuha mo yung estilo ng tatay mo. Paano mo nalaman na illustrator din ang tatay ko? Di ba kasi mga ganyan talento talagang namamana yan, di ba? So, nagturo sa akin mag-drawing. Sana lang, tandaan mo na ang Diyos sa comics nakilala hindi dahil dyan sa mga halimaw na yan, kundi dahil kay Diyosa at sa lahat ng kabutihang nagagawa niya. Ganun ang naging simula ni Marciano, kaya nga mabilis sumikat ang Diyos sa comics eh. Alam niyo rin ang pangalan ng tatay ko? Kasi, no, hindi mo na itatanong, yung pamilya namin ay talagang tagahanga ng Diyos sa comics. So, alam namin yung mga nagdo-drawing, alam namin kung sino yung mga sumusulat. Sige, may manakita dyan. Story ko pakita. Esensya na. Maghasik kayo ng lagim. Pumatay kayo kung kailangan. Baka sa gitna ng kaguluhan, biglang lumabas ang anak ni Sinukuha. Handa na akong harapin siya! Yang Mars na yan, kailan ba huling nagka-girlfriend yan? Hindi ko alam. Ba't ba ang dami mong tanong to ko kay Mars? Nakakapagod, ha? Eh, bakit ba? Eh, gusto ko malaman eh. Eh, ba't ba napaka-chismoso mo? Hindi naman chismoso yun eh. Chismoso yun. Hindi chismoso. O ano? Swimming ka? Halika, mag-swimming tayo. Lili-lili. Swimming? Oo. Nakikita mo yan? Oo. Ilog yan, hindi dagat. Eh, di bagay sa'yo. Kakatawa talaga ako. Dali na, mag-swimming ka na. Tay, mauna ka. Sunod na ako. Sige. Susunod ka? Oo, sige. O, ito na. Oo, ito.
sa dagat. Gagaling ako doon. At baka kailanganin mo pa pagdating ng araw. Meron akong gustong ipakilala sa'yo, Diana. Si Bernardo, ang iyong ama. Oh, wala ka man lang bang sasabihin? Ano namang sasabihin ko? Salamat, at dahil nagkaroon siya ng anak sa iba, kaya tayo nagkakaroon ng problema ngayon? Diana, ama mo pa rin siya. Marami pa akong iniisip para estimahin siya. Huwag kang mag-alala, Bernardo. Ang importante, magkasama tayong dalawa. Hindi ba? Isa ka ang giboy. Oh, sige. Tumalikod ka muna. Ha? Kailangan ko nang umuwi. Siyempre, hindi mo naman ako pwede makita ng ganun, no? Tumalikod ka, Kulas. Oo. Sierra Agua! Anak! 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 Anak!
Hindi na po kayo galit sa akin. Ay, hindi na, hindi na, anak! Siya, siya, anak. Sige na, maupo ka muna at magpahinga ka doon, dali. Sige na, ate. Sige na. Alam niyo po, talagang may masamang nangyari sa amin eh. Sa amin ni Kulas. Kulas! Kulas! Anong ginawa mo kaya ako? Tay! 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 Hindi ganun. May mga witness na nagsasabing may nakita raw silang mga taong putik na gumagala sa kalye na ito kagabi. Yun! Yun po yung nangyari sa amin dalawa ni Kulas. Mga taong putik! Ano nangyari? Anak, sige na. Magpahinga ka muna sa kwarto. Miho, sabihin niya sa atin kung ano nangyari! Anak, sige na. Magpahinga ka muna. Sige na. Anak, kuha mo ng tubig si Josephine. Bilisan mo. Opo. Ha? Bilisan mo. Sige po. Anak, sige. Sige, pahinga ka. Bakit ngayon ka lang? Sorry na po, Tay. Hindi ko na po ulitin. Akala mo naman maniniwala ako sa sorry mo. Eh, ang lapad ng ngiti mo. Tay mo, nakinig ka. May magandang nangyari sa akin kagabi. Tingin ko lang naman eh, nai-inlove na sa akin si Josephine. Bakit? May sinabi siyang ganun? Wala naman pong ganun nangyari. Pero Tay mo, naramdaman ko yung concern. Hindi lang yung parang concern sa nakababata. Yung talagang concern! Itagawa mo sa bato! Wala pang isang buwan. Magiging kami ni Josephine! Magiging kami! Nahihilo! Magiging kami, Tay. Alam mo, sa palagay ko, masyadong mahabang panahon na rin ang lumipas. Kailangan malaman na niyang totoo. Mahirap din yung para sa kanya. Isipin mo, bibigla yun. Eh, siguro naman kahit papaano, nagsususpetsa na siya na lumaki siyang ditulad ng pamilyang nakalakhan niya. Naawa pa rin ako sa kanya eh. Piruin mo, buong buhay niya, kampante siya sa lugar na kinatatayuan niya. Dito sa mundo. Tapos, malalaman niya na ampun lang siya. Iyakin pa naman yung batang yun. Aminin mo. Gayunpaman, sa palagay ko talaga, mas mabuti kung malaman niya. Sinasabi ko na kami, totoo yung narinig ko, na ampun lang.